What's up mga kabayan? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok ng mundo o bahagi ng mundo. Isa rin po akong OFW dito sa Saudi Arabia na kagagaling ko lang sa bakasyon galing sa Pilipinas, kaya kung makikita nyo ngayon, nandito yung kotse ko at tatanggalan natin ngayon yan ng car cover at lilinisin. Siya nga pala, welcome dito sa aking channel, Jason's Escapade Ideas, para sa mga susunod pang mga videos, mga travel tips, travel vlog, at mga gabay sa pagmamaneho sa kalsada, just click the subscribe button and ring the bell. Okay mga kabayan, ngayon nga po, kagagaling ko lang ngayon sa bakasyon, kaya ang makikita nyo, yung kotse ay sobrang linis, ay sobrang tawag nito, sobrang dumi. At ilang beses na sandstorm, ilang beses na tanggal yung car cover, kaya makikita nyo may mga tawag dito. Pinagbilinan ako dito ng mga kabayan din at pinalian nila. So ngayon lilinisin natin to at ibabalik natin yung battery, yung line sa battery, tapos magpapatune up tayo. Okay? So ayan mga kabayan, makikita nyo na galing pa lang ako sa bakasyon galing sa Pilipinas. So bitin nga yung bakasyon ko. So nandito tayo at yung kotse ko ay nakaparada dito sa parking area namin. So ito mga kabayan ay mga nakatali pa kasi ilang araw nagsasandstorm. Yung nagpapalit ba ng weather or change weather. So ngayon kakabit ko yung linya ng battery kapag natapos ko yung car cover, natanggalin, and then ipapatune up ko, tapos linis-linis ng konti. Okay mga kabayan. Makita nyo mga kabayan, kahit na naka-car cover siya sa tindi nga ng sandstorm, ay talaga nga naman na sabi ko sa inyo, ito, maglilinis pa rin tayo. Tapos, tawag nito, sa tindi nga ng sandstorm, marami pa rin mga alikabok. Tapos ito, yung ano tawag nito, yung linya natin ng... Dahil nga nagbakasyon tayo ng isang buwan, nagbakasyon ako ng isang buwan, ito dapat tinatanggal to ha mga kabayan. Yung kapag aalis kayo ng isang buwan o kaya mga isang linggo or 2 weeks tawag nito, nakatenga, 2 buwan, kailangan tinatanggal yung ito. Tapos kabit na natin yan. Linya ng battery. So yan, sobrang kapal ng alikabok. Ayan, sobrang kapal na alikabok. Alisin natin ng konti. Bukas na lang ako, sa ibang araw na lang ako magpapa-car wash. At least ito magagamit ko na. Linis-linis ng konti. Ay, parang nag-aagyo. Ayan. Tingnan natin yung tawag nito. Yung level ng... Ah, okay pa. Yung level ng tawag nito, oil. Tapos itong power steering, okay pa ang level. Yung brake fluid, okay pa ang level. Ah, ito, dadagdagan natin. Kailangan natin dagdagan ang coolant. Tapos yung sasalamin. May krikit ah. So yan. So ayan mga kabayan, pinapakita ko sa inyo yung paglilinis ko. Simpleng paglilinis lang mga kabayan. Pero hindi ito yung tamang paglilinis ng kotse ha. Yung mga ginawa ko kanina, tinanggal ko lang yung cover, tapos chinek ko yung nilagay ko yung battery, yung linya ng battery, tapos chinek ko yung mga tawag nyo, mga oil,
yung power steering oil, yung sa brake fluid oil, tapos yung sa change oil, engine oil, tapos yung coolant natin, chinek ko, pati yung sa wiper natin, chinek ko din. Ngayon, i-check na natin yung loob. Ha? So ayan mga kabayan, sobrang init ngayon dito sa Saudi Arabia, 41 degrees Celsius. So isang buwan akong wala dito sa Saudi, kaya i-tune up na natin to. Tingnan natin. Yun. So hayaan lang natin siya. Ito yung AC. Check natin kung gumagana yung AC. Smooth na smooth ang ano natin. At tagi natin. So tune up lang. Okay, no? Mga ilaw. Yung sound system natin. Okay pa. So what's up mga kabayan? So yun nga, isang buwan na akong wala dito sa Saudi Arabia at ngayon tune up ko yung kotse natin kung para gumana yung oil, mag-circulate yung oil, yung engine niya gumana ulit. So mga 30 minutes siguro mag-tune up tayo mga kabayan. So required 'yon. So mamaya-maya pagkatapos tune up, ready na tayo on the go mga kabayan. So ready na naman tayo sa pagbablog sa mga driving natin mga kabayan. So yun nga. So sa mga susunod pa mga videos, mga travel tips, mga gabay sa pagmamaneho sa kalye, just click the subscribe button and ring the bell mga kabayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pamaya-maya lang okay na itong kotse ko at ready na tayo on the go ulit. Mga kabayan, saan mang sulok na bahagi ng mundo, sa Pilipinas ka man, maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye mga kabayan.